Andito tayo ngayon sa hallway. Ngayong gabi, lilibutin ko ang isa sa mga gusali na di umano'y may mga nagpaparamdam na kakaibang elemento. Gamit ko ulit ang thermal camera na siyang magre-record ng anumang pagbabago sa temperatura sa kapaligiran na maaaring tanda na may umaaligid na espiritu. Ang mga paranormal investigators na sina Adam Reyes, Alex Angeles at ang psychic na si Ana de la Cruz ang magmamonitor kung may anomalya na makikita ang thermal camera. Sa first floor ko sisimula ng paglilibot. Ano natin? So, andito tayo ngayon sa 104. There you go. Dito tayo sa 106. Say 106, 106. Sunod kong pinuntahan ang second floor. Bagamat walang kakaibang presensya na pagpaparamdam, aminado ako na medyo kinikilabutan pa rin ako sa lugar na ito. Kunyari, mag-isa lang ako babalik dito ng 10 oras ng gabi. From what you can see naman sa footage na nakukunan natin, kahit sino naman nasa tamang isipan, matatakot rin dito eh. Huli kong inakyat ang third floor. Yan, dyan lang kaya. Dyan lang kaya. Minabuti ko na lumayo sa mga kasama kong cameraman para wag maistorbo ang mga ligaw na espiritu kung meron man dito. Okay, medyo nagulat ako sa sarili kong anino, pero okay lang. Akong tumigil dito para imbestigahan kung may magpaparamdam sa akin dito sa third floor. Una na kayo bumaba. Iwan niyo ako dito. Ayun, baba na kayo. And then, hopefully, we'll see kung may mangyayari pagka wala na akong kasama dito. Narinig ako dun lumalaw sa out of order na room. Pero hindi ko naman mapasok kasi nakalock. Parang may nakita lang akong aninong gumalaw dun sa metas ng fire exit. Naririnig talaga ako dun sa parang gumagalaw dun sa 208 ay dun sa kwarto na out of order. Medyo bababa na ako. Pero hindi lang pala ako ang may kakaibang karanasan ng gabing yun. Pagbaba ko sa first floor kung saan nagmamonitor ang paranormal investigators, nabutan ko si Alex Angeles na di umano'y biglang sumakit ang ulo. Nakaramdam din daw si Alex ng kakaibang init ng kanyang katawan. Alex? It's not just a cold. No,